Good day mga ka-super! Welcome to another episode ng vlog! For today's video, aalamin natin kung ano nga bang mas maganda, manual transmission or automatic transmission. Maraming nagsasabi na automatic para iwas pagod dahil madaling imaneho. Marami rin naman nagsasabi na mas maganda daw ang manual transmission dahil ito yung makalumang paraan ng pagmamaneho o old school. Astig din daw tignan kapag naka-manual. Maraming advantages at disadvantages ang dalawa. Yan ang aalamin natin sa video na ito. Without any further ado, simulan na natin. Based on my research, meron tayong 5 factors na pag-uusapan. Una na dyan ang price and maintenance. In terms of price, kung same model ng sasakyan ang pag-uusapan, mas mura ang unit na may manual transmission kumpara sa automatic transmission. At pagdating din sa maintenance, mas mura ang manual transmission dahil mas simple ang mekanism nito at mas konti ang pyesa or parts na maaaring mag-malfunction. Gayunpaman, alam natin na nakasalalay sa clutch ang pagpapalit ng gears sa manual transmission. Kapag lang naman nasira ang clutch, paniguradong malaking gastos 'yon. Pangalawa sa factor ang fuel efficiency. Historically, mas tipid talaga ang fuel consumption ng mga manual transmission kaysa sa mga automatic transmission. Pero dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya, nagagawa na ng mga car manufacturers na gawing mas tipid ang fuel consumption ng automatic transmission cars kumpara sa manual transmission cars. Pangatlo sa factor ang car control. In terms of car control, lamang na lamang ang manual transmission. Dahil sa maikling panahon lang o sa ilang saglit lang, maaari ka magpalit ng gears kapag bigla ang nagbago ang road condition. At kapag naka-manual transmission ka, pakiramdam mo, expert ka. Para kang Fast and the Furious, Vin Diesel at Paul Walker. Pang-apat, ang ease and convenience. Sa kabilang banda, ang automatic transmission naman ay nakadisenyo sa iba't ibang klase ng daan at binibigyan ka ng option para pumili ng gear na gusto mo. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit parami na ng parami ang bumibili at nagmamaneho ng mga automatic transmission cars dahil ayaw na nilang mahirapan sa old school way. At base rin sa ginawang statistics sa United States, 13% lang out of 100% ang bumili ng manual transmission cars simula pa noong 2020. Panghuli sa ating factor pero ang pinakamahalaga, walang iba kundi ang safety. Hindi natin maikakaila na mas madaling imaneho ang sasakyang naka-automatic transmission. Madali rin namang magmaneho ng sasakyang naka-manual transmission kung master yung driver. Mapapansin din natin na mas minimal o kaunting galaw lang ang kailangan para magmaneho ng automatic transmission cars. Tuwing magpapalit o magsiship ng gear, pwede kang hindi mag-alis ng kamay mo sa steering wheel. Dahil ilan sa mga modelo ng automatic cars ngayon ay may mga paddle shift na o yung nasa likod ng steering wheel na shifters. Dahil sa mga advanced features ng automatic transmission cars, masasabi natin na mas safe ito gamitin lalo na ng mga baguhang driver compare sa manual transmission. Mas safe din ito gamitin lalo na sa mga lugar na maraming pataas o matatarik na daan. At sa automatic transmission cars, napakabihira mong mararanasan ang mamatayan ng makina o tumirik ang iyong sasakyan. Kung naka-automatic transmission ka at tumirik ang iyong sasakyan, malamang sa malamang mechanical error yon at hindi driver error. Very convenient din sa traffic ang automatic transmission car, lalo na kung bumper to bumper na ang traffic ng sasakyan. Pero sa huli, nasa iyo pa rin ang desisyon kung ano nga bang mas maganda, automatic transmission cars or manual transmission cars.
Pero kung gusto mo naman ng sasakyan na may automatic transmission at manual transmission, bilhin mo ang semi-automatic na sasakyan na available sa market. And that's all for today's video, guys. See you sa next vlog! Please subscribe, like, and share for more videos.